Hi guys, good morning. This is Chai Barrios guys. Update po tayo ngayon dito sa may kunting mai-share lang po ako about po sa bagong video na expose po talaga about sa network marketing. So, mai-share po ako sa inyo guys yung idea ko po kung ano po yung network marketing since involved po ako dyan. So, for the meantime guys, before ko po i-share yung idea ko, itutur ko muna kayo dito sa area ko ngayon. Andito ako sa isang garden. Ayan. Dito po sa Japan. So, ayan. May mga paninda guys. And syempre yung flag ng Japan. So dito ako ngayon guys. So before yan ay papakita ko po, may konting kaganapan po sila dito sa park na ito. And ayan guys, ayan sila. So, yung tradisyon nila dito, kailangan mo mag-wash dyan. And ito ngayon guys, sumasayaw po sila. So, nakita niya guys. So, nakita niyo, konting advertisement lang muna ha. And papasok po tayo guys doon sa my garden. May garden po dito na mga flowers po. Actually, hindi pa po talaga siya totalidlong. But, ipapakita ko lang po sa inyo. Ano kaya pinagkakaguluhan nila? sila pa yata ang susunod na sasayaw. Ayan. Kawaii! So guys, ayan. Dito ako uupo. And mag-share po ng konting idea ko po about sa network marketing. So, magpapainit lang po tayo guys kasi medyo malamig po. Okay? So, we back now guys. So, andito na po ako ngayon sa isang area na medyo matahimik na. Hindi katulad kanina na may music po talaga ng Japanese. So, makaka-copyright tayo doon. So, lumipat ako dito sa court. Ayan, may mga bata pong mga naglalaro dyan guys. So ngayon guys, tutuloy ko po yung aking opinion regarding po sa network marketing business. Actually guys, yung business na ito, yung network marketing business na to is negative talaga ako before. But since the product, nasubukan ko po yung product, actually hindi ko pa talaga siya intended na mag-business before. But gusto ko lang mangyari is masubukan yung product. Nasubukan ko naman. And doon po nag-umpisa yung pera na pumapasok sa pamamagitan po ng products. At doon po pumapasok na yung income. So, maraming nagsasabi na talagang hindi daw maganda ang network marketing. Scam daw ang network marketing. Puro daw hype. Before, may idea. Ganun talaga ang iisipin mo pag wala ka pong alam sa network marketing business. And yun yung masasabi mo kapag ka yung mga nakakasama mo guys, nakakasalamuha mo is again sa network marketing. Ayaw nila ng magbenta-benta, ayaw nila ng mag-recruit, ayaw nila ng mapagsabihan ng kanilang mga kakilala. Ay, scam yan. Ba't ka? Parang ba't nakakadiri ba sa tingin nyo yung network marketing business? So maraming ayaw doon. So hindi naman namin pinipilit, hindi naman namin pinipilit yung tao na mag-join sa business. Ang sa amin lang is yung mga gustong may mabago sa buhay na hindi nila nagagawa before na pwede nilang gawin now sa network marketing. So doon naman tayo sa issue sa FRONTROW. Hindi ako taga FRONTROW guys, taga AIM Global ako, but i-share ko po yung idea ko regarding the sa issue na nag-i-expose ngayon, na lumalabas ngayon na pinapa nagreklamo doon sa
member ng FRONTROW. Actually guys, yung FRONTROW, hindi po talaga siya scam. Legit po na company yung FRONTROW. Like AIM Global, like USANA, like Amway. Okay? Yun yung mga company na legit. Maraming mga company na network marketing na nagtayo ng 1 year lang, 2 years lang, eh, that disappear right away. Hindi na nagbo-boom. Kasi nga po, may mga mali, may mga... Kasi ang product guys, yun yung talagang magpapaangat sa'yo. So kapag kasi nasabi natin yung company mo na pinapasukan na network business, na net MLM company, ay may is product based, talagang hindi siya scam. Pero pag nag-invest ka ng pera mo guys, na walang kapalit na pera, yan yung tinatawag na scam. Katulad ng Kappa, katulad ng Regine, yung mga lumalabas na mga investment scams, investment scheme na lumalabas na walang product na binabalik sa'yo, yun yung scam guys. Diba napapansin nyo, sa Kappa, nag-i-invite kayo ng mga friends, every time na may mag-join sa'yo, may kikitain kang referral, diba? Ganon din yun. Parang ayaw nila, ayaw kong mag-recruit. E di nila napapansin na nung nag-invest sila, nung nag-join sila sa Kappa na yan or anong investment na yan, bawat napapasok nilang tao, mayroon silang referral bonus. Diba? O di, ganon din yung network marketing. Every time na mayroon kang napapa-join sa business na gusto rin kumita, may kikitain ka rin referral bonus. Yun siya guys. And isang example ko pa dito, since nandito po ako sa Japan, na kapag nasa employment ka, nasa company ka dito sa Japan, pag may ma-refer ka na tao or ma-showcase ka doon sa broker, bibigyan ka ng commission ng broker. Yun yung referral bonus pa rin. Parang ganun. So, isipin mo guys, sa lahat ng mga nangyayari ngayon dito sa ating ginagalawang mundo, mayroon talagang kapalit na pera. Okay? So, mas magandang nandun ka na sa legit na company. Katulad ng mga nasasalihan namin. Maraming scam. Napapalibutan talaga tayo ng scam. Pero depende na rin yun sa company na napasukan mo. So, kaya nga, isirabiro mo, kailangan mo talagang maging resourceful. Magre-research ka muna. Titingnan mo muna kung registered ba to, kung may mga products ba, may services ba. Yun yung papasukan mo na business at doon ka mag-invest. Okay, malinaw. So ngayon naman, in terms sa idea ang sa akin din naman regarding doon sa naglalabas ng sasakyan na pinipilit siya ng kanyang upline na maglabas ng sasakyan. Isa idea ko, no need naman talaga on the spot na one month ka pa lang, 1 year ka pa lang. Impossible po talaga nakitain mo agad na maglabas ka ng sasakyan. Pang hype na talaga yon. Eh, malaki ka na, may isip ka na. Bakit kailangan pag sinabi ng upline, sige maglabas ka. Eh, si upline ba magbabayad ng monthly ng sasakyan? Hindi, di ba? Itanga ka na rin, ba't ginawa mo yon? Kasi syempre, isipin mo rin yung kapakanan mo. And before ka kasi maglabas ng sasakyan na yan, mayroon kayong mga papers na susulatan na pipil-upan, hindi lang yung verbal, guys. Kasi kung sasabihin naman, ito, pag-grab ng company, ito yung campaign ng company. Okay, ipagpalagay natin na may ganun. Actually, may hahawakan ka talagang katibayan na yun yung agreement ninyo, may pinipirmahan ka, hindi lang yung sige, mali po yun. So, nasa side din yun ng isang member nasa side ng member ng isang FRONTROW, nasa kanya din yung mali. Diba? And, natural lang talaga na hindi sa kanya mapapangalan yung sasakyan, guys. Kasi nga po, hindi pa po siya capable na magkuha ng sasakyan. Hindi pa po yung sapat yung kanyang income. So, magiging parang sa akin, na kapag kukuha, nag-apply ako before ng sasakyan, hindi pa sapat yung income ko. Talaga tinagihan ako ng company na hindi pa pwede. Kasi nga yung source of income, ganun siya guys. Hindi basta-basta ibibigay ng company yung sasakyan pag hindi mo kaya. Kaya nga, pinapangalan muna doon sa FRONTROW yung sasakyan. Kasi nga po parang guarantor mitay, parang ganun, na nagba-back up siya instead na doon ka magbabayad, pero yung FRONTROW talaga ang magbabayad doon sa company. And pagka natapos mo na, ma-fully paid mo ng bayaran yung sasakyan, saka pa nila ibibigay sa'yo yun.
kasi may agreement yun eh. Hindi lang natin nakikita, kaya marami kang naririnig ng mga negative kasi nga hindi nga natin alam yun. 'Di ba? Hindi alam ng mga tao na ganun yung policy ng company. Kaya lang sasabi, ay, negative. As scam, mali po 'yon. So, depende na rin 'yun sa mga taong nakakasalamuha mo na magsasabi pong negative or scam yung isang company. Okay. So, doon naman po sa sinasabi nilang naglabas ng cheque or hindi binibigay ang cheque, hindi ko na po 'yun panghimasukan kasi nga po may policy po ang company. So, hindi ko alam kung anong policy nila, bakit hindi ni-release yung cheque, okay? Or may nagawa siyang na violation sa company kaya hindi po siya na-release yung kanyang cheque. May mga ganun kasing mga cases, guys. So, napapansin ko kasi nakikita ko, ang dami ko kasi mga napapanood ng mga video regarding that person na nagreklamo kay Idol Tulfo. And talagang hindi ko na talaga kinaya. Kahit malayo ko sa Pilipinas, guys, nilalabas ko talaga yung saloobin ko kasi marami rin akong downlines, hindi lang sa Japan, hindi sa Pilipinas, hindi sa Nigeria. Marami po akong mga members, marami po akong mga downlines, partners sa iba't ibang panig ng mundo na ginagawa ang network marketing. So, yun nga, sinasabi ko, pag hindi naman talaga capable pa na maglabas ng kung ano-ano, magiging natural lang ba yung kung anong na-achieve mo? Kung anong nakuha mo, kasi hindi ka naman dapat mahiya kasi pinaghirapan mo yun. Katulad sa akin, pinaghirapan ko lahat ng mga na-achieve ko sa company, yung failures, rejections, yung success, yung cheque, yung sasakyan, nakuha ko yan kasi dati lang po talagang napaka baba ko po ng position sa company. Empleyadong-empleyado, normal lang sa isang OFW. So, iniisip ko kasi na ayokong magiging lifetime na magiging OFW. At paano na pag uuwi ako ng Pilipinas, ano mangyayari sa buhay namin, ba? Diba? So, back to normal. So, magtatanim na naman kami ng saging, ng nyog, ng kung anong mga matatanim namin para lang namin may makakain kami. So, this is the chance, guys. Nung nakita ko yung network marketing, talagang ginagrab ko siya. Ginawa ko siya. Maraming hindi kumita at marami ring kumikita. So, ganun sa facts, guys, na hindi ka kumikita. Siyempre, pag hindi mo tinatrabaho, wala ka talagang kitain. Ganun yun. So, dumikit po kayo, guys, sa mga taong may alam sa network marketing. Kasi katulad ng maglalaro ka, saan ka ba nagpapaturo? For example, sa baseball. Saan ka ba nagpapaturo ng larong baseball? Di ba sa mga player ng baseball, doon ka magpapaturo. For example, sa basketball, doon ka rin magpapaturo sa mga naglalaro ng basketball. Hindi doon sa ibang games. Kasi syempre, yun yung may idea eh. Yun yung, kaya nga sa network marketing, doon ka lalapit. So may alam sa network marketing. Yun yung ibig sabihin, guys. Kaya maraming na misconception. Maraming misunderstanding po regarding the business. So, hope you guys, ito mo lang muna, initial ko lang muna ipapashare sa inyo, guys, kasi tumutulo na po yung sipon ko kasi nga po may kakonsyo ako ngayon. So, yun nga muna yung idea ko regarding the matter about network marketing. So, wala pong scam, guys. Hindi po scam ang FrontRow, hindi po scam ang AIM Global, hindi scam yung Sana, yung Amway. Diba? Hindi po yan mga scam. This is the biggest company. Alam nyo, guys, yung network marketing, this is a $1 trillion industry. Ang dami po talagang mangyayari sa buhay mo pagbabago pag ginawa mo yung network marketing. So, yun na, guys. Dyan lang muna. And this is Chai Warriors again, guys. This is an OFW here in Japan na ginawa po yung business as part-time. Katulad ko, part-time pa rin naman ngayon eh kasi nandito nga ako, pumapasok pa rin ako sa company. So, yun nga, ang daming kong racket na ginagawa dito sa Japan, kaya lang talaga, para lang po talaga madagdagan yung income. So, yun na, guys, ang may ipa-ano ko lang po sa mga member ng nasa network marketing industry, papakita lang natin, guys, na hindi tayo scam, na sa legit tayo at nasa tamang company tayo. So, power and God bless. Bye!